So guys, patulog na dapat ako. Medyo marami-rami na din ang na-upload natin ngayong araw. Pero pagbukas ko ng Facebook ko, ito kaagad yung bumulaga sa akin. Coming from a Philippine Star. Kung saan makita natin na kaliwat kanan na yung binabato kay Yorme Isko. Okay? So basahin muna natin yung report pagkatapos ay yung reaction ni Yorme. The DILG has issued a show cause order against Manila Mayor Isko Moreno for his alleged failure to implement the war on drugs in 2018, according to a source. Moreno won as Manila Mayor in 2019. According to the DILG's show cause order, the Manila City Government failed in the 2018 Anti-Drug Abuse Council performance audit. He is asked to respond within 10 days why he should not be held administratively liable. Joseph Estrada was Manila Mayor in 2018. Sources say this could be political harassment and the DILG order has a hint of sabotage. So yun po ang report coming from Mark Jason Kayabyab. So nag-react si Yorme. In-screenshot niya yung report ng Philippine Star. Pinost niya sa kanyang page at ito ang kanyang sinabi. Wow, galing ha. Sunod-sunod na. Hashtag alam na this. Buti pa Philippine Star, alam kung kailan ako naging mayor. So yun yung caption ni Yorme Isko tungkol dito. Which is, it's crazy talaga, di ba? 2018. Pero yun nga eh, nakapangalan sa kanya eh. Siya yung mag-i-explain eh. Bakit kayo hindi nakasunod dun sa Anti-Drug Abuse Council performance audit nung hindi ka pa mayor? Malay ko. Tanong natin kay former Mayor Erap dun sa San Juan. Nandun siya ngayon. Tanong nyo kung bakit. Pero ayun nga. So ito. Naalala ko tong issue na to from 2 years ago. Okay? Sinusubaybayan natin si Yorme from the very start. Isa yan sa mga naging problema nung bago siyang mayor na hindi nakakasunod sa mga hinihingi ng DILG yung previous administration. For whatever reason. Hindi ko alam kung anong rason bakit hindi sila nakakasunod. Pero yun nga, hindi sila nakakapagbigay ng mga requirements na hinihingi sa kanila ng DILG. At isa na nga dun, itong sa anti-drug abuse council performance audit. Okay. So nalala ko 'yan. And kaya ako din nabanggit 'yan kasi nalala ko meron ding video si Yorme Isko. Nang 'yan council sila, nag-meeting sila nung sa DILG para pag-usapan mismo yung problema na 'yan. Kasi isang requirement 'yun eh, kailangan magkakaroon ng council meeting between the city and sa DILG para maplano, mapag-usapan yung kung ano yung gagawin para i-solve yung problema na 'yan. At isa nga yan, dun sa mga nagawa ni Yorme Isko, sumunod siya dun sa mga requirements na hinihingi ng DILG. So naayos niya yan nung mga unang buwan pa lang nung kanyang termino. Sumunod na yung Manila, nakikipagtulungan na. And eventually, nagkaroon pa nga ng PIDEA office sa Manila City Hall. So lahat ng kailangan ng DILG ay nasasubmit ni Yorme Isko pagdating sa mga requirements. So, pati dyan sa Anti-Drug Abuse Council na yan, nasusunod ni Yorme Isko. So, naalala ko yung part na yan nung bago pa lang siya, nung kakaupo pa lang niya. So, nakakatawa lang na sa kanya ay nahabol yung kakulangan nung previous administration. So, hindi natin alam sa report na to, is it an honest mistake by the DILG? O baka, hindi natin alam, mahirap namang maggawa ng mga presumptions natin tungkol dyan kung bakit may ganyan. Pero yun nga, 2018, so doon pa lang sablay na. Pero ito lang din guys ha, kasi ito may video yan. Search nyo lang sa YouTube, lalabas yung video na yan. Okay? Ito yung point ko guys. Ito ang reason kung bakit importante na nakaka-video sila Yorme Isko sa bawat ginagawa niya. Para sa transparency and para pag nagkatanungan in the future. 'Di ba binidyo nila 'yan eh. Yung council meeting, yung pagharap sa mga tao kasama sila
sila Martin Binyo ng DILG. So, naka-video. So, hindi mo makakahila talaga na ginawa ni Yoram Isko yung kanyang part doon sa requirement na yan. Kumbaga, pag may video, di ba, may ebidensya na talagang nangyari talaga. Di ba? May ebidensya na nagtatrabaho talaga na kung ano yung kailangan, binibigay at nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ang gamit ng video. Nasabi nung iba na pa-epa lang, paano lang, pero hindi. Importante yan eh, di ba? O ngayon, magkasilipan. Yung performance, yung anti-drug council sa DIL, ito. Di ba naalala nyo, nag-meeting tayo, naka-video pa nga. Umarap tayo sa mga tao. May video pa nga. So, yun yung importansya. Kung bakit magandang naka-video lahat. Para at least, meron kang mapapakita kapag tinanong ka na, kapag hinanapan ka na. 'Di ba? Ano bang nagawa mo tungkol diyan? Oh, ito. Oh, 'di ba? Mas maganda kaysa laway-laway lang, kaysa puro salita-salita lang, 'di ba? So mas maganda. So 'yun lang yung point ko. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Kung meron pong update dito sa issue na 'to, I will just post it later or tomorrow. Okay? So see you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.